Welcome sa ating channel, ngayong araw matutunghayan natin ang isang 2023 action, drama, history na pelikula na pinamagatang, The Last Kingdom, Seven Kings Must Die. Mag-uumpisa ang pelikula sa isang barko, sakay ang Irish King na si Anlaf, na magtutungo sa Northumbria, kasama ang kanyang hukbo para salakayin. Dito ibinalita ng kanyang espiya, na ang hari ng Anglo-Saxon na si Edward ay may malubhang sakit. Ipinag-utos ni Anlaf, na ipamalita sa iba pang hari, na galit kay Edward, na humihiling ang Ireland ng isang alyansa. Sa kabilang dako, sa Winchester Kingdom of Wessex, ang team na nagdarasal ang isang babae na si Queen Edifo. Sa pagkamatay ng kanyang asawa na si King Edward, dumating si Aldhelm upang ibalita sa reyna, na ang traidor na si Aelfwyrd ay nagpadala ng mga kawal upang ilagay siya at ang anak niya na si Edmund sa kanyang proteksyon. Ngunit hindi pumayag ang reyna, iminungkahi ni Aldhelm na kailangan nilang tumakas, at agad naman na sinang-ayunan ng reyna, mabilis na umalis si Aldhelm at Queen Edifu, kasama ang bunsong anak na si Edmund, habang papaalis na salubong nila si Pyrlug. Dito inutusan niya si Pyrlug na hanapin ang isa pa niyang anak na si Æthelstan, upang sabihin na ang kanyang ama ay patay na. Nahanap sila ng ilang kawal at pinigilan sila ni Pyrlug, at sinabi ni Aldhelm na pupunta sila sa Bamburgh. Bamburgh, Kingdom of Northumbria, habang nagsasalo-salo ang mga kawal kasama si Uhtred, at masayang inaalala ni Finan, ang ilan sa kanilang mga naging laban, habang nag-uusap, sinabi ni Ingrid ang kanyang panaginip kay Uhtred, tungkol sa pitong hari na mamamatay, o Seven Kings Must Die. Bago pa man siya makasagot ay dumating si Sitrick, at may binulong kay Uhtred, kasama siya, inutusan niyang tumayo ang mga kawal, bilang pagkilala sa pagdating ni Queen Edifu. Dito sinabi ng reyna na kailangan nila ng kanlungan, kasama ng kanyang anak, at kasunod na sinabi na ang kanilang hari ay namatay dahil sa sakit, bakas sa mukha ni Uhtred ang pagkagulat at pagdadalamati. Gayunpaman, nagpahayag ng pagkilala si Uhtred kay Æthelstan, bilang bagong hari. Agad din naman sinabi ng reyna, na sa pagkamatay ni King Edward ay wala pang kinikilalang tagapagmana. Inilahad din ni Aldhelm na ang isa pang anak na si Aelfwyrd ay sinusuputahan ng mga Ealdormen ng Wessex, at ang kayamanan ng Wiltonshire ay nasa likod niya, at Llantawr ang nagre-recruit ng mga mersenaryo. Bago matapos ang pag-uusap, sinabi ni Uhtred na kailangan na bigyan ng oras si Æthelstan, para makapunta sa Wessex upang makoronahan at maiwasan ang digmaan ng mga hukbo. Kinaumagahan, habang naghahanda sa pagpunta sa Angelsburg, lumapit si Ingrid kay Finan, at dito tinanong siya ni Uhtred tungkol sa kanyang panaginip, at muli sinabi niya ang pagkamatay ng pitong hari. Habang pinipigilan ni Finan si Ingrid, sinagot siya ni Uhtred na hindi siya hari at walang dapat ikatakot, at agad na nagtungo sa Angelsburg. Sa kabilang banda, dumating si Father Pyleg sa Easterbury para sabihin kay Æthelstan ang pagkamatay ng kanyang ama. Dito sinabi ni Pyrlug na dapat siyang magtungo sa Wessex para makoronaan, dahil ang kanyang kapatid na si Aelfwyrd ay nagtitipon ng tao. Sinabi rin niya na kailangan niyang itatag ang sarili sa Winchester, bago siya makabuo ng hukbo, ngunit hindi pumayag si Ingilmander, at sinabi na aalis lamang sila kung ang Diyos ang mag-uutos, at sinabi na umalis si Father Pyrlug. Dumating ang tatlo sa Aylesbury, nakita nila si Aelfwyrd at ang mga tinipon niyang tao para maghanda sa isang laban. Nakausap nila Finan at Sitrick ang isang lalaki, at sinabi na hindi sila pupunta sa Wessex at para maakit si Æthelstan na magpunta sa Aylesbury. Agad naman itong sinabi kay Uhtred, nagpa siya ang tatlo na hintayin ang pagdating ni Æthelstan. Makalipas ang magdamag, dumating si Æthelstan at Ingilmander sa Aylesbury, ngunit pinigilan sila ni Aelfwyrd habang sinasabi na ang katapatan ng Aylesbury ay nasa kanya. Dito sinabi ni Æthelstan na nakasalubong nila ang ilan sa kanyang kawal na nagtangkang tambangan sila, at ipinakita sa kanya ang mga nadakip nilang kawal. Sinabihan niya si Aelfwyrd na sumuko at buksan ang gate. Nagpatuloy ang pagtatalo ng magkapatid. Kinausap ni Uhtred si Aelfwyrd at pinayuhan na sumuko upang maiwasan ang madugong labanan. Sa kabutihang palad ay nakinig si Aelfwyrd, kasabay ng pagsabi ni Æthelstan na dapat siyang sumuko. Humingi ng kapatawaran si Aelfwyrd sa kanyang nasasakupan dahil sa kanyang pagkabigo. Inutusan niya si Uhtred na buksan ang tarangkahan. Ibinaba ni Aelfwyrd ang kanya sandata at inabot ang kamay.
Sa kasamaang palad ay sinaksak pa rin siya ni Athelstan at naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Agad na inutusan ni Athelstan ang kanyang hukbo upang lusubin ang naturang bayan at walang matitirang buhay. Patuloy ang paglusob ng mga kawal. Habang sinusubukan naman ni Uther na pahintuhin ang paglusob, napilitang silang lumaban. Habang patuloy na hinahanap ni Uther si Athelstan, habang naglalakad, nagawa siyang hump asin sa ulo, dahilan para malagay siya sa alanganin. Nagawa niyang lumaban at sa huli nagawang maaga sa kanya ang kanyang sandata, at sa wakas nahanap niya si Athelstan, at hiniling niya na pahintuhin ang kanyang mga kawal sa paglusog. Sa kabutihang palad ay nakinig sa kanya si Athelstan, at inutusan niya ang isang kawal na sabihin sa iba na itigil ang paglusog. Dito tinanong siya ni Uther kung bakit pinatay niya ang kanyang kapatid, at sinabi nito na, pinasukaw niya ito ngunit hindi sinabing mabubuhay siya. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating si Engelmander at sinabi na wala sa kanilang plano ang buhayin sila, at hiniling na baliktaran ang utos, ngunit hindi sumang-ayon si Uther, at sinabi niya na kailangan nilang magkaroon ng pagkakaisa. Sa pagkakataon na ito ay sinabi niya kay Engelmander na tama si Uther. Kinakilala niya si Engelmander kay Uther na isang malapit na kaibigan. Hiniling niya kay Uther na magpunta sa kanyang koronasyon at magpagaling ng sugat. Nagawang makauwi ni Uther, Finan at Sitret, agad naman silang sinalubong ni Idgifo at Oghelm. Dito malungkot niyang ibinalita na hindi nagawang makaligtas ni Ilfwer sa kalupitan ni Idelsta. Sa kabilang banda, isang seremonya ang nagaganap na pinangungunahan ni Father Pyrlag. Kinoronahan si Athelstan na bagong hari ng mga Saxons, at si Engelmander na lihim na iniibig niya ay hinimok siya na tuparin ang pangarap ng kanyang lolo, na pag-isahin ang England at lahat ng Kristiyano. Samantala, sa Bebbanburg, lumapit si Uther kay Sitric upang kausapin tungkol sa kanyang natuklasan. Agad naman niyang sinabi na si Athelstan ay inaangka ng Efferwat, dahil noong namatay si King Ronvaldur, ay wala nang namuno sa kanila, at hinihiling na ang lahat ng magpupunta doon ay magpupugay sa kanya, hindi lang ang mga pinuno ng Saxons kundi lahat ng hari. Nagtungo ng Efferwak si Uther upang pigilan ang mga tao na magbigay ng buwis at pilit na pinauwi. Agad naman siyang nilapitan ni Pyrlag, at sinabi na ang buwis ay para makagawa ng mga simbahan para pag-isahin ang mga Kristiyano. Sinabi din ito na may mga espiya sa paligid. Hindi nagtagal, nasaksihan ni Uther ang pagbagsak ng mga monumentong bato ng mga pagan. Naroon din si King Owain na ipinatawag para ipahiya. Lumapit siya kay King Howell. Dito sinabi ng hari na dinakip ang kanyang anak at dinala sa Winchester upang mapilitan siyang sumunod kay Athelstan. Pagtapos ng kanilang pag-uusap, nagtungo siya sa kinaroroonan ni Athelstan nang biglang mapahinto. Dito nakita niya si Athelstan at Engelmander mula sa labas, at nalaman niya ang lihim nilang ugnayan. Pumasok si Uther upang kausapin si Athelstan. Dito sinabi niya na sa mali siyang landas. Sa patuloy na pakikinig sa kanyang tagapayo, narinig iyon ni Engelmander at sinabi na sa Diyos lamang sila nakikinig. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Uther, pumasok si Oghelm para sabihin na pinaplano siyang patayin ni Engelmander, at pinayuhan siyang tumakas at bumalik sa Bebbanburg. Sa kasamaang palad, habang papaalis sila nakita sila ng isang espiya. Kinaumagahan, pinutahan si Oghelm sa kanyang silid at positibo siyang itinuro ng espiya. Dinala siya sa isang liblib na kakahuyan habang naroon din si Athelstan, at binansagan na isang traidor, dahilan para siya ay parusahan sa pamamagitan ng pagbitay. Sa kasalukuyan, dumating sa Bebbanburg si Engelmander upang sakupin. Sinalubong siya ni Idifo at Osbert, lingid sa kanyang kaalaman, nagawang makatakas ni Uther. Bago pa man niya mailabas ang kanyang sandata ay mabilis siyang dinakip ni Finan at Sitret. Marahang lumapit si Uther habang patuloy na kumakawala si Engelmander. Dinampot ni Uther ang sandata at inutos na ikulong. Inutusan niya ang isang kawal na sabihin sa hari, kapalit ng pagpapalaya ay dapat makipagkasundo sa Bebbanburg at hindi sa pilitang pagsunod sa kanyang Diyos. Nang maglaon, nagawang himukin ni Engelmander ang isang taga-silbi upang dalhin si Uther sa isang bitag. Agad silang nagtungo sa isang bundok upang puntahan ang isang kuweba na sinasabi na ginawa ng isang anghel. Habang nasa loob sila ng kuweba, dumating ang mga kawal ni Athelstan at agad silang dinakip. Hindi nagtagal, bumalik sila sa Bebbanburg at ipinakita ng isang kawal ang patay ng katawan ni Oghelm. Hindi makapaniwala si Uther na nagawa iyon ni Athelstan. Inutusan ng lalaki si Osbert na buksan ang tarangkahan, at kung hindi ay matutulad ang kanyang ama kay Oghelm. Sa huli nagpas siya si Osbert na buksan ang pinto. Pumasok ang mga kawal at pinalaya si Engelmander.
binihag si Osbert at Edmund at ipinadala sa Thelwile, di nagtagal, dinala si Uhtred kay Edelsten at pinaratangan na isang traidor, pinaluhod siya at tinutok ang espada sa kanyang leeg, hindi magawang patayin ni Edelsten si Uhtred, sa huli, pinalayas siya sa England at kung sino man ang tutulong sa kanya ay itutulin na traidor. Sa Isle of Man, pinamunuan ni Anlaf ang isang pagpupulong ng mga hari, kasama sina Domhnall at iba pang hari na sila Courtney, Shetland at Man, dinalaan sila ni Anlaf tungkol sa nalalapit na pananakop ni Edelsten, bagamat sa una, ang Scotland ay una ng tinangihan ng alok na makipag-alyansa sa mga pagano, bago matapos ang pagpupulong, sinabi ni Anlaf na nalalapit na ang isang digmaan, at kailangan pumili ng mga hari kung kanino sila kakampi. Kasunod nito, sinimulan na ni Edelsten na salakayin ang Scotland, kasama si King Howell, dahilan para mapilitan si Haring Constantine at kipag-alyansa kay Anlaf. Kasunod nito, natagpuan ng mga Danes ang nanghihina na si Uhtred, at agad na dinala sa Shetland, kinagabihan, habang sila ay naglalakad, sinabi ng babae na si Shetland at Courtney at iba pang mga hari ay nakipag-alyansa na kay Anlaf. Nagtungo sila sa isang pagpupulong, ipinakilala ni Anlaf si Uhtred bilang hari ng Northumbria, agad namang pinabulaanan ito ni Uhtred, sa pagpupulong, sinabi ng mga hari ang ginagawang pagsalakay ni Edelsten, at kailangan nilang lumaban upang ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Dagdag pa ni Anlaf, na marami silang espiya, at alam din nila na nagawa siyang palayasin ni Edelsten, hinimok si Uhtred ng mga hari na sumali sa kanilang alyansa laban kay Edelsten, ngunit mariin naman na tumanggi si Uhtred, at sinabi ang tungkol sa propesya na Seven Kings Must Die, dahil doon, hiniling ni Anlaf kay Uhtred na paslangin niya si Edelsten upang maiwasan ang digmaan, nagpag-alam din niya na si Engelmander ay isang espiya ni Anlaf. Naglakbay si Uhtred patungo sa Winchester upang makipagkita kay Edelsten, at hiniling na palayain ang kanyang anak. Nagawang patawarin siya ni Edelsten, kinuha ang sandata ng kawal at inutusang umalis. Lumapit siya kay Edelsten at lumuhod, lakas loob na sinabi na si Engelmander ay isang espiya at nakikipagtulungan kay Anlaf, at mga Collyason hari sa Britain, sa kasamaan palad, hindi naniwala sa kanya si Edelsten, pilit pa rin siyang nakikiusap upang tigilan na niya ang pananakop at nang maiwasan ang digmaan. Bago pa man matapos magsalita si Uhtred, tinawag ni Edelsten ang mga kawal upang dakipin at itapon sa labas ng palasyo, naroon din sina Finan at Sitrick, masaya sila sa muli nilang pagkikita. Habang papaalis, tinanong sila ni Uhtred kung paano nila nalaman na naroon siya, sumagot si Sitrick na isang babaeng taga-silbi ni Edelsten ang nagsabi, nagkaroon ng agam-agam si Uhtred, at sinabi na wala siyang ibinigay na utos para iwanan nila ang Bebbanburg. Kaagad na bumalik ang tatlo sa Bebbanburg, dito napansin nila ang lugar at alam nila na nagkaroon ng pagsalakay, habang nagmamasid, napadpad sila sa isang silid, biglang lumabas si Idifu sa isang pinto at mabilis itong lumapit, habang nag-uusap sila, dumating si Finan at hinahanap ang kanyang asawa, dito sinabi ni Idifu, na dumating si Anlaf at sinakop ang Bebbanburg, at dinala ang ilang mga tao sa kuweba kasama si Ingrid. Kaagad silang nagtungo sa kinaroroonan ng kuweba, naalala ni Finan ang propesya ng kanyang asawa na Seven Kings Must Die, and the Women You Loved. Nang makarating sila sa kuweba, agad nilang pinagtulungan na tanggalin ang nakaharang sa pasukan ng kuweba. Nang matanggal ang harang, mabilis silang pumasok at isa-isa nilang inilabas ang mga patay na katawan ng mga tao kasama si Ingrid, dahilan ng labis na pag-iyak ni Finan, at nanlulumaw si Uhtred sa sinapit ng kanyang nasasakupan. Gayunpaman, dumating sila Uhtred sa Thelwile, sa kasamaan palad, hindi nila inabutan ang naganap na paglusob, nagpatuloy sila sa paglalakad at nakita nila sa isang silid si Edelsten at Pyrleg, at sinabi ni Uhtred na dumating sila para hanapin ang kanyang anak. Inutusan ni Edelsten si Pyrleg na dahil sa kanila si Osbert at Edmund, sinabi rin niya, nagawa nilang itago ang kanilang sarili, habang nagaganap ang pagpaslang, humingi ng kapatawaran si Edelsten sa kanyang nagawang kasalanan, at sinabi rin niya na pipigilan niya ang mga gagawin pagsalakay ni Anlaf. Nagbigay ng babala si Uhtred, at sinabing pitong hari ng hukbo ang kanyang makakaharap at nag-alok ng tulong, ngunit tumanggi si Edelsten, at sinabi na dalhin ang anak niya at iligtas ang sarili. Habang sila ay papaalis, sinabi ni Uhtred na isang pagpapatiwakal ang plano ni Edelsten, sinabi rin ni Idifu, na hindi karuwagan ang pag-atras sa laban, hindi naman sumang-ayon si Edmund, at sinabing hindi siya magiging hari kung patuloy lamang silang aatras.
dito na pagpasiyahan ni Uttered, nalalaban sila kasama si Edelston bilang mga shield wall. Dagdag nito, na minsan nang sinabi ni Pyrlag na nakatakda siyang pagbuklo din ng England, patuloy pa rin sa pagtanggi si Edifu, at dapat protektahan si Edmund bilang susunod na hari, inilahad ni Uttered, na walang hari ang makakapagbuklo sa England, at ang pangarap ni Alfred ay pag-isahin ang buong England, sa huli na naig ang kagustuhan ni Uttered na tulungan si Edelston. Kinaumagahan, habang naghahanda sila para sa digmaan, sinabi ni Uttered ang plano niya, na ang posisyon nila sa Burol ay mahina, ngunit sa isang kakahuyan ay magkakaroon sila ng bintahe dahil hindi sila makikita doon, at kaya nilang talunin ang 7 hukbo kung patuloy silang magtitiwala sa isa't isa. Nagtungo sila sa kanilang mga pwesto, nakita nilang paparating ang hukbo ng kanilang mga kalaban doble sa kanilang bilang, lumapit si Edmund, at halatang kinakabahan, sinabihan siya ni Uttered na magtungo sa pinakalikod na bahagi. Tinawag ni Finan si Uttered at sinenyas ang pagdating ni Edelston, nakita ni Anlaf at Ingilmander ang pagdating ni Edelston at nalalapit ng maganap ang isang madugong digmaan ng mga hukbo. Muling pinaalala ni Uttered ang kanilang plano, at magtiwala sa kanya, inutusan niya ang kanyang mga kawal na maghanda, at unti-unti silang umaatras, dahilan para isipin ni Anlaf na aatras na sa laban at tanggapin ang pagkatalo, dahil dito nagbigay ng utos si Anlaf na umabanti, habang nagdadasal naman sa likod si Father Pyrlag. Hindi nagtagal, mabilis na lumusab ang mga kawal ni Anlaf, upang buwagin ang kanilang depensa, dahilan para tamaan si Pyrlag. Gayunpaman, isinigaw ni Uttered, na ipagpatuloy lamang ang ginagawa hanggang sa lumapit sila sa kakahuyan, ibinalita ng isang kawal kay Anlaf, na si Edelston ay nasa hanay ng mga hukbo ng Scotland, agad na inutos ni Anlaf na gawin ang swine wedge upang mabuwag ang depesa sa harap ni Edelston. Nakita ito ni Uttered, at isinisigaw na tibayan ang depensa para sa hari. Hindi nagtagal, tinamaan ang anak ni Anlaf, agad na lumapit si Ingilmander at inilayo si Anlaf. At sa wakas, ay malapit na sila sa kakahuyan, agad na inutosan ni Uttered ang isang kawal, upang sabihin kay Edmund na magpadala ng hudyat. Nagmamadaling nagtungo ang kawal sa kinaroroonan ni Edmund upang sabihin ang utos. Agad din naman ginawa ito ni Edmund at pinadala ang hudyat. Agad din namang nakita ni Osbert ang ginawa ni Edmund. Dali-dali silang nagtungo sa digmaan, sakay ng kanilang mga kabayo, upang lusubin ang mga kalaban na hukbo mula sa likod. Nagulat ang mga kalaban, nang makita nila na may mga paparating sa kanilang likod. Nagpatuloy ang madugong digmaan, nagawang pabagsakin ni Finan ang isa sa mga anak ng hari, kasabay nito, nakatapat ni Edelston si Ingilmander, at naglaban ang dalawa. Nakita ni Uttered ang nagaganap na laban sa pagitan nila, mabilis itong nagtungo sa kanila, habang papalapit siya ay nagawa siyang tamaan ng isa sa mga kalaban na kawal, dahilan para malagay siya sa alanganin. Gayunpaman, nakita pa rin niya kung paano matalo ni Edelston si Ingilmander. At makitang buhay si Father Pyrlag, pinagmamasda ni Uttered ang nagaganap na digmaan, nang bigla na lamang siyang tumumba habang hawak pa rin ang kanyang sandata. Pagkatapos ng digmaan, tumambad ang mga patay ng katawan ng 5 tagapagmana na sila Orkney, Man, Shetland, Strathclyde at Scott. Gayunpaman, nagawang makatakas ng 5 hari at nagtago sa kakahuyan, habang patuloy pera na hinihimok ni Anlaf ang mga hari, ngunit isa-isa na rin tumalikod sa kanya. Samantala, si Edelston kausap ang nakaluhod ng si Ingilmander at humuhihingi ng kapatawaran, inutusan niya ang kanyang kawal na tapusin ang kanyang buhay, habang nakita naman nila Finan at Sigtrek ang katawan ni Uttered, na nakahiga sa tabi ng mga nasawi sa digmaan. Matatapos ang pelikula, nang isang umaga lumabas sa kanyang silid si Uttered, at agad siyang sinalubong ni Edifu at Osbert, habang nag-uusap sila. Sinabi ni Edelston na ang 5 anak ng mga hari ay nasawi sa digmaan, sinabi rin ni Finan na ang proposiya ng kanyang asawa na 7 kings must die ay hindi nagkatotoo, dagdag pa ni Edelston na inutusan na niya ang mga taga-sulat ng kasaysayan, na isulat ang kanyang ginawang kagitingan, ngunit tinanggihan ito ni Uttered, at sinabing ayaw niyang mapasama sa kasaysayan. Sa hindi inaasahan, lumuhod si Edelston at nagpasalamat kay Uttered sa lahat ng ginawa niya, at sa ginawang pagpapatawad sa kanya, sumumpo ang Northumbria kasama siya ng katapatan kay Æthelstan, at bilang kapalit sa katapatan nila, ipinangako ni Æthelstan, na gawin si Edmund bilang nag-iisang tagapagmana niya, at si Æthelstan, ang unang hari ng nagkakaisang England, ay tinupad ang pangarap ng kanyang lolo.
Maraming salamat sa panunood.